Marami ang di nakakaalam na ang bansang Australia ay tapunan ng mga nasentensyahang British o mga kriminal na isinasakay sa mga barko noong panahon. Ngunit, malamang na wala kang idea kung gaano ka-wild ang mga kriminal na ito sa mga barkong iyon. Lalong-lalo na ang kauna-unahang barko na puno ng mga babaeng bilanggo. Ang grupong ito ng mga babaeng Briton na ipinadala ng Great Britain ay sa pag-asang mariporma ang komunidad ng mga kriminal ng nasasakupang bagong South Wales. Karamihan sa kanila ay binubuo ng small time na magnanakaw at mga sex workers. At ang pagiging komplikado ng trahedya at tagumpay ng kanilang kwento ay magpapawaw sa ating lahat, lalong-lalo na yung may hilig sa tahong. Ngayon ay tuklasin natin ang nakakatindig balahibong mundo ng 18 siglong barkong Lady Juliana na puno ng mga babaeng bilanggo na ipinadala sa Australia. Ngunit bago tayo magsimula, tiyaking mag-subscribe muna sa aking channel, Vincent Pleasure. Paiwan na rin ang inyong komento at mag-suggest na rin ng mga topics na gusto nyong pakinggan. Let's go, classmates! Oras na upang sumakay tayo sa Lady Juliana, ang wild na 18 siglo na bilangguang barko na puno ng mga kababaihan. Wow! Ang mga ibang pasahero dito ay nagtratrabaho sa pamamagitan ng pagbibigay aliw sa kalalakihan. Sigurado alam kong gustong-gusto niyo yan, no? Dahil nga ito ay nasa 18 siglo, siguradong wala pang mga eroplano noon. Ang paglalakbay galing Inglaterra papuntang Australia ay tumatagal ng napakahirap at mahabang 10 buwan. Habang ang paglalayag naman ng barko mula sa isang pantalan patungo sa isa pang pantalan sa mga karagatan ng Atlantiko at Indian. Ang barko ay tumitigil sa mga lugar tulad ng Rio de Janeiro and Cape Town. At ang mga ito ay hindi mga panandaliang paghinto upang bumili ng mga souvenir at mag-stretch ng kanilang mga binti. Kung minsan ay nakapondo sila ng maraming linggo doon. Araw-araw ay may mga umaakyat sa barko, ayan mga akyat barko, upang tikman ang mga mani at tahong ni Carla. Kumikita dito ang mga babae, pati na rin ang mga opisyal ng barko. Aba, ginawa na rin nilang negosyo. Ito pa mga classmates, inaasawa ng mga crew ng barko ang mga babaeng bilanggo doon. Dahil nga sa tagal ng panahon ng paglalayag sa karagatan, ay maraming mga crew na lalaki ng barko ang namimiss tumikim ng tahong. At siguro para na rin mawala ang pagkaboring, ay inaasawa nila ang mga babaeng bilanggo na sakay ng barko. Bawat isa mula sa specialist hanggang sa pinakamababang ranggo ay pumipili ng mapapangasawa. Siyempre, pipiliin mo yung pinakamaganda. Pero ito ay hindi legal na pag-aasawa. Sa ganitong pagkakataon, ay may mga benepisyo din ito sa mga babaeng bilanggo dahil makakatulog sila sa magandang higaan habang naglalakbay. Meron ding mga nai-inlove sa ganitong pagkakataon, pero ang iba ay hindi na ikakasal. Dahil na rin walang masyadong privacy sa barko, ay nagkakaroon ng pag-aabuso. Noong panahon na yun, ay napakababa pa ng edad ng babae na pinapayagang gawin ang, syempre alam nyo na yun, marami sa mga dalaginding na ito ang inasawa ng mga crew ng barko at nabuntis bago dumao sa Australia. Ang mga babaeng bilanggo na sakay ng barko ay may mission pala, no? Gagamitin sila upang maayos ang namumuong kaguluhan doon sa komunidad ng mga nahatulang nila lang. Dahil nga karamihan sa mga babaeng bilanggo na sakay ng barko ay mga simpleng pagnanakaw lamang ang kaso, ay inaasahan nila na nanakawin din ng mga ito
ang puso ng mga kalalakiang itinapon sa Australia. Yan, gusto nyo yon? At sila ay magkaroon ng isang masayang pamilya. Ang mga babaeng bilanggo na ito ay kung ikukumpara natin ang kanilang kaso sa panahon ngayon ay hindi naman ganong kabigat at hindi dahilan para ipatapon ng ganoon kalayo. Marami din sa babaeng bilanggo ay mga kabataan na ang pinakabata ay 11 taong gulang. Ang mga nanay naman na bilanggo ay isinama nila ang kanilang mga anak at ang iba naman ay buntis nang sumakay sa barko at doon na rin nanganak. Nang dumating sila sa Australia ay nalaman nila na mas malaya pala ang pamumuhay sa Australia kumpara doon sa Inglaterra dahil hindi saklaw ng batas ng Inglaterra ang kolonya sa Australia. Doon na rin sila nagparami at ikinalat ang kanilang mga lahi. Ayan mga classmate, hanggang dito na lamang tayo. Hanggang sa muli!